Handa ka bang maging spotlight o bearer of light ng Panginoon sa mga taong naidimbla ng landas? Isang masagana at puno ng pag-asang araw mga ginigiliw kong kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa biyayang makibahagi sa kanyang misyon. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang samahan kami sa maikling pag-inilay ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang tagpo ng pagpunta ng Panginoong Hesus sa Kapernaum upang simulan ang kanyang misyon sa mabuting balita ngayon. Nang marinig ni Hesus na dinakip si Juan, lumayo siya pag-alilaya. Hindi rin siya tumigil sa Nazaret, kundi sa Kapernaum na nirahan sa may baybayin ng lawa ng Galilea sa teritoryo ng Zabulon at Neftali. Kaya natupad ang salita ni Propeta Isayas. Makinig kayo, mga lupain ng Zabulon at Neftali, mga daang patungo sa dagat, kabilang ibayo ng Jordan. Pakinggan ako, Galileang lupain ng mga pagano. Nakakita na ng malaking liwanag ang mga lugmok sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga nasa anino ng kamatayan. At magmula noon, sinimulang ipahayag ni Jesus ang kanyang mensahe. Magbagong buhay. Lumapit na nga ang kaharian ng langit. Nagsimulang maglibot si Jesus sa buong Galilea. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ipinahayag ang mabuting balita ng kaharian at pinagaling ang kung ano-anong klase ng sakit at kapansanan ng mga tao. Lumaganap sa buong Syria ang balita tungkol sa kanya, kaya dinala sa kanya ang mga may karamdaman, ang lahat ng naghihirap dahil sa sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga nasisiraan ng bait, ang mga paralitiko, at pinagaling niya silang lahat. Sinundan siya ng maraming taong galing sa Galilea, sa 10 lungsod, sa Jerusalem, Saudia at sa kabilang ibayo ng Jordan. Mga kapanalig, mahirap itago sa kadiliman ang liwanag. Pilit itong nag-uumalpas at sa katagalan, sasabog ang nakasisilaw na liwanag. Kung puno tayo ng liwanag na nagmumula sa Panginoon, makikita ito sa ating pananalita at kilos. At maraming tao sa paligid natin ang matatanglawan ng taglay nating liwanag. Kaya kailangan natin maging masayahin, maging mapagkumbaba, at laging handa sa pagtulong sa kapwa. Alalahanin din natin na maraming mga madidilim na sitwasyon sa buhay na kailangan ang liwanag ng Diyos. God sends us into these dark places or dark situations to serve as His spotlights or His light to shine brightly. Kaya huwag tayo magreklamo kapag nakaranas tayo ng hindi komportableng sitwasyon. Huwag na nating dagdagan ang kadiliman. Gayunpaman, inaanyayahan tayo na dalhin ang liwanag ng Diyos na maging maningning na ilaw sa gitna ng mundong namumuhay sa kadiliman. Kung kaya, gawin ang tama kahit na gumagawa ng mali ang karamihan. Patuloy na umaasa sa gitna ng mga kasamahan na pinanghihinaan ng loob. Pangalagaan ang positibong saloobin kahit na mahirap ang buhay. Mga kapanalig, hindi natin ito magagawa kung hindi tayo lalapit sa Panginoon na siyang bukal ng liwanag at awa. Hayaan nating puspusin niya tayo ng kanyang liwanag at awa na nagmumula sa kanyang banal na salita. Huwag mangamba. Madaling pagtagumpayan ang kadiliman kung magtitiwala tayo kay Jesus na siyang tunay na liwanag. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan.
Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iwan sa inyo ng mga katagang salita ng Diyos laging panghawakan ng buong taon natin, laging mabasbasan at magabayan.